Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Namin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka na walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ika'y aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angka ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angka ni Baasa na anak ni Ahias sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angka ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon."
sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, kami iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo po ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak na inyong amang nasa langit sapagkat pinagsisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin
Ano pang gantimpala ang iyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa lahat ng social media platform. Meron akong dinalaw na matandang kaibigan ko. Tatay ang tawag ko sa kanya. Dinalaw ko dahil matagal na siyang nasa higaan. Wala naman sakit, kundi matanda na talaga. At nung dinalaw ko siya, sabi ko, Tay, kamusta ka na? Ang sagot niya kagad sa akin ay, eto, malungkot. Malungkot pa rin lagi ang pakiramdam ko. Eto, malapit na ako, mahina na ang pakiramdam ko, pero malungkot pa rin ako. Nagdadasal naman ako, pero malungkot pa rin ako. Lagi ako nalulungkot, lagi ako nalulumbay, lagi ako nakakaramdam ng lungkot sa puso. Sabi ko, Tay, kayo na nagsabi, malapit na tayo, malapit na kayo na lumisan sa mundong ito. Dadalhin niyo ba yan lungkot na yan hanggang kabilang buhay? Di siya umimik. At hanggang nagpaalam na ako sa kanya sa pagkadalaw ko. Wala siyang imihik na umalis ako. Lumabas ako. Nagulat ako after 2 weeks, tumawag at sinabing bumalik ako. Bumalik ako, pagpasok ko sa kwarto niya, naamoy epicacent oil at katingko. Pagpasok ko, malayo pa lang, medyo nakaupo na siya, nakangiti sa akin. Oh, Tay, sabi kong ganon. Mukha kang masaya. Ang sabi niya sa akin, Father, anak, inisip ko yung sinabi mo sa akin. Lilisan na ako sa mundong ito. Malungkot pa rin ba o lungkot pa rin ang aabuti ang babaunin ko? Hindi ko sinasabi sa iyo, anak, sabi niya. Galit ako sa kapatid ko. For 25 years, hindi ko siya binabati. Galit ako sa kanya at nasabi ko na hanggang kamatayan niya, hindi ko siya sisilipin. Galit na galit ang loob ko sa kanya. Pero nung sinabi mo sa akin, lilisan na ako sa mundong ito, palipas na ako dito, paalis na ako, babaunin ko ba tong lungkot na ito? Tinawagan ko kapatid ko pag alis mo. At sinabi ko pumunta sa akin. Dali-daling pumunta ang kapatid ko. Walang usap-usap, walang salita-salita. Niyakap ako ng kapatid ko. Niyakap ko rin. Pagkayakap na pagkayakap niya, naramdaman ko yung puso ko na napakaluwag at napakasaya. Di man ako humahalakhak, pero ang puso ko, maluwag na maluwag. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. For 2 weeks na, buhat ng pumunta ka rito, sobra ang kaligayahan ko, kukumpara ko sa 25 taong galit ako sa kapatid ko. Napakasaya ko. Lilisan ako sa mundong ito, alam ko, nabaong ko na ang kaligayahan, hindi kalungkutan. Mga kapatid ko, sino ang malungkot sa inyo? Bakit kayo laging malungkot? Bakit kayo nalulungkot? Ang utos sa atin ng Diyos ngayon na mahalin at patawarin ang mga nagkasala sa atin dahil ayaw ng Diyos, ayaw ng Poong Jesus Nazareno na malungkot ka. Ang nais niya tulad ng Diyos, punong-puno ng ligaya.
Lumalapit tayo sa Diyos na puno ng pagpapala at ligaya. Huwag niyo akalain na pag nagsisimba tayo at malungkot, masaya ang Diyos. Mas masaya ang Diyos pag nandito tayo at tayo ay maligaya sa puso. Walang dalang hinanakit. Madaling sabihin, oo, para sa inyo, para sa iba, madaling sabihin magpatawad ng kasalanan ng iba. Madaling sabihin mahalin ang kaaway. Hindi po. Alam niyo ba ako, mga nararanasan ko? Binabati ko na kung minsan, pari na ako ah. Binabati ko na, tititigan pa ako, iirapan pa ako, susungitan pa ako, sasabihan pa ako na hindi magagandang salita. Sa palagay niyo, ang sasabihin ko, bless you, nanggigigil din yung loob ko bilang tao. Pero hindi ako dun tinawag ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos na maging katulad nila. Hindi tayo tinawag ng Diyos na magdala ng kasamaan sa puso natin. Kaya nga tawag natin sa galit, hinanakit, sa isang salita, sama ng loob. At pag sinabi mong sama ng loob, masama ang loob mo. At ano magiging bunga na masama? Masamang pananalita, masamang pagtingin, masamang pagkilos. Hindi magbubunga masama ng mabuti. Kaya ano nais ng Diyos? Maging mabuti tayo tulad ng Ama. Hindi ibig sabihin na maging perfect by English kasi be perfect as your heavenly Father is perfect. No, kakukumpisal ko lang. Weekly ako nagkukumpisal dito sa atin. Nagkakamali ako, nagkakasala. Hindi yun ang perfection, kundi ang perfection ng Ama sa kabila ng pagkakamali natin, sa kabila ng paulit-ulit nating kasalanan, pinapatawad niya tayo. That is the perfection of God. His ability to love us. Ang kakayahan niyang mahalin tayo kahit hindi tayo karapat dapat. Kaya ano ang ebanghelyo niya ngayon? Mahalin mo ang kaaway mo. Ano ang buti kung ang binabati mo lang ang bumabati sa'yo? Ano ang buti kung ang ginagawa mo lang ng kabutihan ay ang mabuti sa'yo? Walang gantimpala yun. Anong may gantimpala? Gumawa ka ng mabuti sa gumagawa sa'yo ng masama. Batiin mo ang hindi nang babati sa'yo. Meron kang gantimpala. Sabi ko nga kanina sa inyo, gusto ba ng Diyos malungkot ka? Dehings. Gusto ba ng Diyos laging masama ang loob mo? Hindi. Anong gusto niya? Masaya ka. At ang taong walang dalang sama ng loob ay maraming kabutihan sa loob. Nasabi ko na rito sa pulpit ito at paulit-ulit ko na sinasabi. Naririnig natin lagi ang salitang masama loob ko dyan. May sama ng loob ako dito. May sama ako ng loob sa tiyahin mo. Hindi ko makakalimutan yon. May sama ako ng loob sa bienan ko. Hindi ko makakalimutan yon hanggang kamatayan ko. Bakit wala pa ako narinig sa atin na meron akong mabuting loob sa bienan ko na hindi ko makalilimutan hanggang kamatayan ko? Bakit laging sama ng loob ang dala natin? Pinaalis ng Diyos para tayo sumaya. Nais ng Diyos masaya tayo. Pag wala tayong dala sa loob, masaya tayo, magaang. Nasabi mo na ba na may mabuti kang loob sa asawa mo? Puro na lang hinanakit ang kwento mo tungkol sa asawa mo. Puro na lang hinanakit ang kwento mo laban sa kapatid o magulang mo. Naikwento mo na ba na may mabuti kang loob sa kanila at mabuti ang loob nila sa inyo? May buti ba sa loob natin? Meron. Dahil hindi naglagay ang Diyos ng masama sa puso natin. Ano nilagay ng Diyos? Mabuti. Bakit hindi nyo simulan na laging sasabihin, mabuti ang loob ko kay sister? Mabuti ang loob hindi dahil nagbibigay sa iyo. Mabuti ang loob hindi dahil tumutulong sa iyo.
Mabuti ang loob hindi dahil maganda ang ugali sa iyo, kundi sa kabila minsan ng pagkukulang nila, sinusuklian natin ng kabutihan. Kaya kailangan mabuti ang loob ko. Sabihin nyo nga, mabuti ang loob ko. Lakas nyo ha, sabihin nyo kay Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga, parang kambing, ulitin natin. Mabuti ang loob ko. Sabihin nyo sa Poong Jesus Nazareno. O sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang loob ko sa iyo. Lalo na kung mag-asawa kayo. Lalo na kung anak nyo. Lalo na kung kakilala mo yan. Mabuti ang loob ko sa iyo. Huwag nyo alisin yun. Huwag nyo hahayaan ang kasamaan tumalo sa kabutihang meron tayo. Huwag nyo hahayaan ang mali tumalo sa mga tama na pinaglalaban at pinaninindigan mo. Marami kang kabutihan. Mabuti ang loob ninyo. Mabuti kayo. Mabuti tayo. Dahil yan ang tinanim ng Diyos. Mabuti ang loob natin. Tinatanggal natin ang lahat na masama. Kasama na ang mga sama ng loob. Kaya tayo tinawag ng Diyos maging mapagpatawad. Tinawag na umibig sa mahirap ibigin. Pagpalain tayo na mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inama, mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayo makasunod sa halimbawa ni Jesus na naguutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ang itutugon po natin, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig, at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos, panalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang nagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alam ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tumahimik po tayo, sumandali, taimtim natin yung pagdasal. Ang mga taong nasaktan natin at nakasakit sa atin, yung mga may sakit din, pagdasal natin, mga nag-aalay ng pasasalamat, lahat tayo tumahimik sandali, itaimtim natin ipagdasal ang mga kahilingan natin. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap
na mahali ng aming kapwa, iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyon dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag. Kahit ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay iyong nakikinabang ay kami rin yung iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pag-abuhay na iyong anak.
Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatagubili ng kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin. Sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesus Nazareno, ang poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na mahabagin, maawain at mapagmahal. Papalatayang tinawag ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
saan pa maghahanap hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging bigaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, mundi kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng Adoration Chapel at Baptistry. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila.
ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig na iyong pagkikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at anggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, umayo kayo sa mabuting loob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Amen. Amen.